So, ito siya, guys. Lalagay ko sa kamay ko, no? So, ganyan siya. Very... There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. No, not... Hello, everyone. Welcome to my YouTube channel. My name is Maymay. For today, mga beshies, ang isi-share ko naman sa inyo is yung lotion na na-try ko na to. Actually, 1 month na. And fan talaga ako ng brand na to. Kaya talaga nagka-interest ako even before nagagamit ko na to. So, agad-agad, ito na ipapakita ko na sa inyo. Ito yung Abony Milk Power Lightening Lotion Plus Collagen. 3x collagen and with UV protection. So, ayan siya, mga beshies. And super laki nito. Actually, 500 ml to. Pero may available din at 300 ml nito. Before I start na i-review ito or sabihin sa inyo yung experience ko, babasahin ko muna kung ano yung kiniklaim nito. Okay, so sa likod niya nakalagay dito is Milk Power Lightening Lotion plus Collagen, 3x Collagen, Moisturizing, Whitening, UV Protection. This concentrated milk lotion protects your skin from UV rays and gives it a healthy glow. It is light, non-greasy, and easily absorbed into the skin. Ang dami, ang haba niya. And it deeply moisturizes, eliminates skin dryness, and restores lasting radiance. With yogurt protein and milk protein. Yogurt protein and milk protein is maganda siya for giving a younger look with bright, soft, and smooth skin. And then yung collagen niya, this pure natural protein improves skin firmness, reduces wrinkles, and enhances skin elasticity. Alam nyo guys, yung kiniklaim din talaga nila na, di ba ang kadalasan sa mga skincare products, ang sinasabi talaga, yung collagen is really good as an anti-aging din talaga kasi na-improve niya yung elasticity para hindi rin nagsasag yung ating face or yung mga balat natin hindi nagsasag and also yung wrinkles na pi-prevent. Yun yung sinasabi nila pagdating sa skincare. But again guys, disclaimer, I'm not a dermatologist. I'm actually here just to share you yung experience ko. Hindi ko rin siya pinapromote, mga beshies. Baka sabihin nyo, baka naman pinapromote mo lang yan. Hindi po, ginagawan ko lang talaga siya ng review. So, alam nyo guys, yung Lacticare na Milk Power is actually good pagdating sa hydration. And also, gentle siya, very gentle siya. And right now, mga beshies, ipapakita ko sa inyo kung ano yung consistency niya. So, ito siya guys. Ayan. And, ayan. Lalagay ko sa kamay ko, no? So, ganyan siya. Very creamy, pero hindi siya malagkit. Wala siyang lagkit feeling. Pero, mafe-feel mo na may nilagay ka, no? Sa una, parang alam nyo yung creamy kasi yung dating niya, pero hindi siya malapot. Wala, hindi siya ganon. Hindi rin naman siya watery. Pero, parang lang lotion na normal, pero walang lagkit feeling. And also, madali rin ma-absorb ng skin ko. Ayan siya. And sobrang mabango, mga beshies. Ito yung mga isa sa mga favorite ko. Na alam mo, isa sa mga factors talaga na tinitignan ko pagdating sa mga lotion is dapat mabango. Ewan ko, no? Pero sobrang attracted ako sa mababangong lotion. And yan, ang lambot niya sa skin. Ano, wala talaga siyang lagkit na mararamdaman. Ayan ha, as in, ang bilis lang, diba? Parang wala pang 1 minute na absorb na siya ng skin ko. Ang bango, ang bango. Sobrang bango niya. Parang yung smell niya, sa akin lang ah, medyo milky na parang medyo may pagka, medyo matamis. Hindi naman super tamis, no? Basta yun na yun. Basta mabango siya. Very, very milky yung amoy niya. Ang masasabi ko, mga beshies, pagdating talaga sa moisturizing or hydrating effect, very effective siya. Lalo na ngayon dito sa Spain is autumn na and malamig na. Alam nyo dito, very dry yung climate dito. So, talagang ang tendency is, ako talaga simula dumating ako dito, naging bongga yung pagda-dry ng skin ko. And nung nasa Pilipinas nga ako, and even nga ngayon, sobrang tamad ko talaga maglagay ng lotion. Kasi diba, ang daming lotion na ang lagkit sa pakiramdam. Ito talaga yung isa sa mga lotion na nagustuhan ko. And sa susunod kong vlog, gagawan ko yung mga top 3 na favorite kong lotion, no? Kasi lagi yung nirequest sa akin or laging tinatanong sa akin kung ano yung ginagamit kong lotion. So, ayan siya. Ayan na. Sobrang lambot na ng skin ko ngayon. Malambot siya sa skin and easily absorb. Ayan.
And pagdating naman sa whitening effect, hindi ko pa masabi mga beshies kasi 1 month ko pa lang siyang ginagamit and ayun, parang hindi ko pa masyadong nafe-feel na may lightening effect siya talaga. Ang pinaka napansin ko sa kanya is yung very moisturizing nga and also nawala yung mga chicken skin ko. Yung parang di ba may mga ganyan-ganyan tayo and also kapag ka sobrang lamig yung... Grabe, nagkakaroon ako ng parang rashes na kapag ka sobrang dry ng skin ko. Minsan nga, pagka pumupunta ako sa dermatologist ko, sinasabi niya sa akin na yung skin ko daw is masyadong dry. So, mag-lotion daw ako. So, yun nga, kasi struggle ko talaga yung paglalagay ng lotion at tamad ako maglagay ng lotion. So, ayan siya. Isang buwan na ginamit ko to, ang ganda talaga niya. Alam niyo, sobrang love ko yung smell, yung lambot niya. Pagdating naman sa whitening, ang napansin ko, yung aking siko ay talagang nag-lighten din siya simula nung ginamit ko to. Basta continuous nga yung paggamit niya, nakakaganda siya ng skin, nakaka-glow. Pero ang napansin ko, kung ang hinahanap niyong lotion is merong instant whitening effect. Di ba may mga ganong lotion na parang may instant whitening effect siya. Ito wala siyang instant whitening effect. Talagang more on hydration and yun nga, kiniklaim din niya na nakaka-lighten siya ng skin. Pero kasi 1 month ko pa nga lang itong ginagamit, so hindi ko pa kayo masabihan kung talaga bang malaki yung magiging improvement. But I will make another vlog in the future. In the future, medyo ilang buwan ko na siyang nagagamit para naman mapalaman ko or makapagbigay talaga ako sa inyo ng talagang tamang review, no? At ma-share ko sa inyo kung ano yung aking magiging experience. And ang pros talaga niya, yun nga, yung mga nabanggit ko na maganda siya sa skin, nakaka-light, nakakalambot ng balat, napakabango. As in yung tatagal yung bango. Ito, ginagamit ko to madalas before akong matulog. Kasi sa gabi ako naliligo eh. So, after kong maligo at before ako matulog. So, ito, ano nga ba yung mga pros na sabi ko na, yun yung mga magagandang effect niya sa akin. Pero yung cons, sandali. Ay, wait lang, nakalimutan ko. Isa pa pala sa pros nito is yung price niya. Alam nyo, itong 500 ml, mabibili nyo lang siya for 300 something lang siya, 309 or ganyan sa Watsons. Mayroon siya sa supermarket, sa basta kalat to. Kaya pwede nyong bilhin kahit sa Pure Gold, marami nito. Mayroon siyang kung medyo natitipid naman kayo and gusto nyo muna siyang itry kung mahihiyang kayo or maganda sa skin niyo. So always do patch test, no, bago kayo gumamit ng products. 300 ml niya is only 195 pesos. At malaki na yun mga beshies sa compare sa iba pang mga lotion kasi talagang ito, yun yung kagandahan niya. Pero pagdating naman sa cons, ano masasabi ko? So, ang unang-unang masasabi kong cons dito mga beshies, although may UV protection siya, pero it, I think lang ha, para sa akin, it's not enough na walang, kasi wala siyang ano eh, SPF eh. Kahit sana SPF 30 lang, ganyan, para ma-protect yung skin natin against sun damage. But yun nga, wala siyang SPF. Pero makakatulong din naman yung UV protection. But yun nga, para sa akin, hindi siya enough. Most especially kung lagi kayong lumalabas. And syempre kapag ganun, mas prone tayo sa sunburn, sa sun damage, and even... And even, di ba, yung mga skin cancer na yan, kaya laging nire-recommend ka na dapat lagi tayong nag-lotion. Lalo na kung talagang babad sa araw, di ba? Ganon. Kailangan talaga natin yan na yung mga lotion with SPF or yung sun protection or yun nga, sunscreen na tinatawag natin. Siguro yun lang talaga yung cons niya sa akin, no? Kasi nga, kung lalabas ka, tapos wala naman din matinding sun protection, ang hirap, lalo kung summertime. And also, kung mag-swimming ka, ganyan. So, hindi mo siya pwedeng gamitin. Or, pero meron din naman kasi talagang lotion na intended for swimming. But, even yung lalabas ka lang para pumunta ng office, or pumunta ng school, or ganyan, hindi mo naman maiiwasan na maarawan, eh. Lalo na kung nag-jeep ka or ordinary bus, di ba? So, yun lang yung cons talaga niya sa akin. Pagdating naman sa gabi, ayun, dun ko siya ginagamit. Or kapag ka nasa bahay lang kayo, hindi kayo naaarawan naman, hindi naman kayo lumalabas, katulad nga ngayong quarantine, di ba? Lalo na kung gumagamit kayo ng mga soap na nakaka-exfoliate, nakaka-lighten ng skin, it's really very important na mag-lotion tayo para maiwasan yung dryness ng skin. And also, yun nga, para kahit pa parang may UV protection siya, at least kung nasa bahay ka, hindi naman masyadong exposed sa sun,
So, I think ha, enough na rin siya kahit papaano na gamitin kapag nasa bahay ka. Okay, so, eto na, tatapusin ko na siya. Ang final thoughts ko dito, yun, i-recommend ko naman siya most especially sa mga tao nga na may dry skin. Also, gusto niyo ng extra hydration, na ganong effect, may i-recommend ko talaga siya. And also, kung gusto niyo yung mga tipid lang, isa ito talaga sa mga lotion na mare-recommend ko dahil ang laki na nito mga beses ha, hindi ka nalugi sa 300 plus pesos mo. Tapos may 500 ml ka. I think ako, ilang buwan ko na itong magagamit kung itutuloy-tuloy ko. Ito kasing Abonis, I think is made in Thailand. Correct me if I'm wrong. Pero yun yung alam ko kasi before pa, parang nasa 21, 22, 21 years old ako, 22, nag-work ako nun eh. I-try ko na talaga yung Abonis. And gustong-gusto ko talaga itong brand na to dahil amoy milk, amoy baby. So yun lang. So guys, yun nga, mag-update na lang ako sa mga susunod na buwan kung talagang magiging matindi ba ang kanyang lightening effect. And so again guys, thank you so much for watching my vlog. I hope na nakatulong ito sa inyo, lalong-lalo na sa mga naghahanap ng review ng product na to. Sa mga bago sa channel ko, hello, thank you sa inyo, sa mga napadaan lang, salamat. Pero sana huwag ninyong kalimutong mag-subscribe sa aking channel at i-hit ang bell button para ma-notify kayo kung meron akong bagong vlog. At sa mga subscribers ko naman na nanonood, again, maraming salamat po sa inyong lahat. If you have any questions, comments, or anything na gusto ninyong i-request, please don't hesitate to comment down below. Again guys, thank you so much for watching my vlog and see you on my next vlog. Bye!